Boy, Trust Music, LLDKS. Shoutout pala kay Renmark ng Solace RO, kay Mar ng Prototype, at saka ng, sa Collide Guild sa Luna Spade. So, here we go. Yo, alam nyo ba issue dito kay Lil Onin? Wala daw masiba kasi nga, liit otin. Tong Lil Onin, parang sintosin. To, sobrang lamya, dapat pangalan mo Lil Bonjing. Kaya Lil Bonjing, walang magkakagusto sa'yo. Kasi ubod mo ng baho. Sobrang baho mo, nung bata ka, munti ka na iswap ng mama mo sa tabo. Biruin mo yun, suswap ka sa tabo. Paano, pabigat ka sa inyo? Ha, wala ka daw ginawa kundi mag-ML, ayaw mong ihinto. Kaka-ML mo, pati pag-aaral mo, hindi mo na natapos. Sobrang addict mo sa ML, nagpupunta ka sa live ni Kuya Willy para humingi na skin ni Aldous. Punta na mo, tanga! Ha? Pag may swimming daw kayo, ha? Next week pagaganapin, nagpapadrive ka na. Sobrang tanga mo, wala pa daw tubig yung swimming pool, nagdadrive ka na. Tanga! Ha? Kaya anong karapatan mo na tumapat sa akin? Eh kahit pagtripan lang kita dito, eh ako pa rin ang panalo sa atin. Kaya Lil Onin, sayang lang yung entry mo, brother. Kasi aboy ang nakatapat. Wala nang next after. Ako ang nakabangga, kaya wala nang chance passer. Unang beses mo mapasubo sa akin, ayan, naging last suffer. Oh, kaya Lil Onin, huwag ka masyadong feeling blessed. Ang talunin ka ay sobrang easy best. Aabutin mo ay massacre. Daig ko pa DDS. Oo, 90 seconds kang namasaker. Parang tatlong beses kang sumali ng TBS. Ah, lamon! Yo, ako nga po pala si Lil Onin ng Steady Lang Music. Shoutout sa Steady Lang Music, sa Young Music, kang Snoopson, kang Kyler, kang Ivan, tsaka kang Brian. Ito na nga po pala ang aking entry sa second round game. Alam mo bang ito'y sagupaan ng lupa at karagatan? Oo, ako'y dagat, ikaw ay lupa, sa madaling salita, mababaw ka lang. Pero kailangan ko pa bang laliman? Kulunod ka na kahit pababawan, ito'y patikim pa lamang. Sulat ko'y di pa inaalatan, kaya pasensya na po kuya kung ako'y bastos at di naging magalang. How ironic na ako yung bata sa liga, pero ako yung magulang. Kaya makipagsabayan kahit pa sa baliktaran. Pagkatapos katayin tong aboy, tsak mababaw. Baboy, iyong pangalan. Oh, akala mo walang tira. Diba sabi ko sa'yo, huwag mong mamaliitin tong bata. How ironic na ikaw yung matanda, pero sa laban, ikaw yung binata. Kaya Kuya Pams, salamat sa inihanda. Lamon sa'kin to't di sasayangin. Teka, pasensya dahil nagsalita. Bawal pala yun pag kumakain. Pero sa corona, wala na akong balak makipag-agawan. Sige, sa inyo na yan. Alam ko nga ako yung magaling. Di ko na kailangan magpahawa para sabihan lang na gumaling. Kaya hala, sige, magpagaling. Humanap ka na din ng vaksin. Dahil sulat ko'y mala-COVID. Pag di mo naagapan, baka bukas ay abo ka na din. At tsak ito'y tahimik na pagpatay. Oo, di ka na muli makakapag-ingay. Sige, himlay. Di na kailangan ipagsigawan. Idinaan ka sa tahimik na pagpatay, sige himlay. RIP na agad, pinatay ka sa malinis na paraan ng di mo namamalayan. Ni isa walang kumontra, kasi ulam ka rin naman nila mamaya sa hapunan, baboy. Shoutout nga pala akong Kuya Aboy, isang karangalan po sa akin na makalabang kayo. Peace. Sa possible nga pala, Aboy versus Lil Onin. Pareho silang ano, magaling pagdating sa performance, halatang ano, pareho silang halatang sanay na sa ano, sa battle. Kitang-kita mo sa kanila na parang komportable sila sa ginagawa nila, no. Tapos yung napansin ko lang, magkaiba sila ng ano, ng sandatang ginamit. So magkaiba yung style nila. Kay Abo yung ano, yung mga skins niya, pero may technicals din siya. Tapos si Lil Onin naman, yung magaling sa kanya, kahit bata siya, hindi siya parang hindi siya na-intimidate, no. Sumabay talaga siya. Tapos ang binoto ko na lang, pinili ko is kung sino yung mas mas binigyan ko ng puntos, mas maraming tumatak na linya. At para sa akin, mas marami akong napansin, mas maraming puntos para sa akin si Lil Onin. So yun, pero pareho silang ano, magaling. Props kay Aboy.
Pero ang boto ko kay Lil Onin. Yo, what's up? DLL, Repinta Productions, Digma Tugma, Battle MC. Bago ko sabihin ang boto ko, shoutouts kay Aboy at Lil Onin. Sobrang magandang pinakitang laban, solid, talagang madadala ka sa laban nila. Although dikit yung laban, pero kailangan talaga may manalo sa round na to eh. So ang boto ko kay Aboy. Bakit? First, content wise, nagpakita naman sila ng bar, setup, punchline. Lumamang yung kay Aboy. Lalo na sa last portion ni Aboy. Sunod-sunod na yung suntok eh. Tsaka mabibigat na yung binitaw niya sa last portion. Tapos, nagpakita naman sila ng mga tira specifically sa kalaban nila. Pero mas lumamang pa rin yung mga tira ni Aboy kay Lil Onin. Second, presentation. Mahalaga yung presentation as a battle MC. At kitang-kita naman sa laban, sa video, na mas nadala ni Aboy yung verse niya. Nandun yung giggle, nandun yung angas, na kung sa personal mo makakalaban si Aboy, kalaban ni Aboy, madadala kay sa presentation niya. Maaangasan ka talaga. Pero props pa rin kay Lil Onin, maganda yung pinakita mong laban. So, boto ko kay Aboy. And subscribe kayo ha, YouTube channel Kuya Pams. Solid yan. Thank you. Yo, good kid. Poet Society. Pasigin yung hip-hop, bagsakan. Shoutout kay Pamoso para sa ginawa kong judge sa Siksik Bara tournament. Okay. Aboy vs. Lil Onin. Napanood ko na yun. Yung bali nangyari doon. Pareho silang sumunod sa kriteriya ng judging. Malinis na 90 seconds. Saka walang binabasa. At para kung may bitaw, ang nangyari lang kay Aboy, nabalansin niya yun. May bars, delivery. Saka yung the way nang mag-speech siya, kala mo kaharap niya na yung, talaga yung kalaban niya. Tapos kaya naman kay Lil Onin, grabe rin yung mga bitawan niya, may wordplay, may bars rin. Nakulangan lang ako sa kanya sa the way na mag-deliver niya yun. Pero sa sulat, talagang balance, ano rin siya, palag-palag rin na talagang dikit yung laban yun. Bali, pang inage ko lang yun kay Aboy dahil sa linis ng speech niya sa daw yung sinabi niya. Kaya boto ko dun si Aboy. Yo, what's up? Ako nga pala si Crip ng YMB, tas Cursebox Production. So yun, isa ako sa naging judge ng laban na yun ni Aboy tsaka ni Lil Conin sa Dikdikang Bara. So yun, binoto ko rin si Lil Conin kasi mas may mga solid yung mga bara niya, napakinggan ko lahat. Tapos kay Aboy naman, okay naman kay Aboy, kaso may mga siya eh. Baga napansin ko yung mga bar niya halos yung iba wala sa tugma, may napansin lang ako doon. Pero saan lang naman, para saan si Lil Conin binoto, Lil Conin. Yeah, shoutout na pala sa YMB, Cursebox, Misaya Playas, Crip. Yeah, suporta natin yung battle nyo. Yo, thank you. Ako sa mga judge kay Aboy versus Lil Onin. Binigay ko yung boto ko dito kay Aboy. Dahil literal na imaginary opponent talagang ginawa niya. Tapos yung mga bara niya talaga para kay Lil Onin, kay Lil Onin na. Yung akala mo nandiyan talaga sa harap yung kalaban niya. At kay Lil Onin naman, malayo po mararating ng batang to. Promise. Aabangan natin to. Kaya ngayon, binigay ko muna yung boto ko kay Aboy kasi siya yung nakitaan ko ng potential sa laban na yun.